ipapakita ko po sa inyong mga ka-OFW ko kung gaano kalaki kaliit ng bahay ng amo ko dito sa Hong Kong. Ayan po siya. Studio type lang po siya. Ayan. Ayan ang kwarto ko. Maliit. Isang metro lang yan. Tapos kaya kasi itong kusina ang aso laging nakasunod sa akin, laging nakabuntot. Ay ito ang lutoan ko. Ayan. Nagluluto lang naman ako kapag may gustong kainin ng amo. Ayan siya. Tapos tong aso, iniilagan ko yan. Kasi nga, kapag hindi ko inilagan ang asong ito, siya ang mapapasa. Ang kusina. Ayan. Sobrang liit lang talaga ito. Ayan, yung ano, yung oven. Ayan yung aso. Kaya nakakainis lang talaga. Oh. Ito yung basurahan. Tapos ito, kwarto ng alaga kong babae. Ayan. Kwarto siya ng alaga kong babae. Ayan. Biro mo yan kung gaano kaliit ng bahay na ito. Ayan mga lalagyan. Ako na lang nagre-remedyo niya kung paano magkaroon ng ano dito ng space paglalagyan ng mga kagamitan niya. Ayan po. Ayan po siya. Ayan yung ano niya. Lagayan ng damit niya. Ako dito sa kabila ang lagayan ng damit ko. Ayan ang lagayan ng damit ko rin. Dito ko nilalagay kasi yung kwarto ko, hihiga lang talaga ako. Hihiga lang ako. Tapos yung mga alaga akong aso, ayan siya. Nakaparada sila dyan. Tapos ito dito sa banda dito, ginawang sampayan. Ako nag-request nito sa amo kong lalaki. Kasi kapag umuulan, wala akong sampayan. Ayan siya. Bali, ang nakatira lang dito, kasi yung amo kong lalaki, may bahay din siya. Ang nakatira lang dito, yung ako, tsaka yung alaga kong dalaga. Ayan, kwarto niya. Ayan. Tapos, itong babaeng ito, ito ang kwarto ng girlfriend ng amo kong lalaki. Ayan. Tapos, iyan ang kwarto ko. Kwarto ko yan, isang metro lang yan. Kama lang ang kasya dyan. Kama lang talaga ang kasya dyan. Yung pambahay, nandyan sa silong ng katri ko. Kortina lang siya. Ang saraduhan niya. Wala siyang lock. Okay. Ayokong nakahiga ako tapos biglang may sisilip sa akin. Ayan. May timba dun sa taas. Ay, hindi timba. Planggana. Yun ay tumutulo kasi yung ano. Tumutulo kasi yung aircon. Kaya nandun. Giniginawa ko. Bakit sabi ko giniginawa ko yung pala. Tinutulaan ako ng tubig. Ayan yung washing machine. Ayan. Ayan. Ito, hindi ko na alam kung paano ko anong gagawin kong arrangement dito para lumuwag-luwag ang kusina namin. Ayan. Ito, bumili ang amo kong lalaki ng dekorinting tubig. Ayan, pakuluan. Kasi yung kasi nagpapakulo lang ako ng tubig eh. Na inumin namin. Yan. Eh, ang sikip-sikip niya, kaya yung daliri, yung kamay ko, kaya sabing ganun, you always hurt, sabi niya ganun, kaya hindi ka na magpapakulo ng tubig. Bumili na akong dekuryente. Ayan. Tapos ayan yung cabinet, sobrang cute sana tong kusina nila, kaya lang super liit. Ang pagitan lang ng nito, isang aparador eh. Ayan. Aparador. Tapos diba, oh, ayan oh.
Ayan ang dalawang kwarto yan. Ayan. Tapos, ito yung kwarto ko. Yan ang kwarto ko. Talagang isang metro lang yan. Ayan ang daanan papunta sa CR. Ito, lagayan ng sapatos nila. Ayan. Ayan. Ito ano rin to, vacuum cleaner din to, robot. Ayan, robot vacuum din yan. Ayan yung mga pagkain ng mga amo, yung gamot. Tapos itong kusina, itong CR nila, salamin lahat yan. Ayan. Tapos ayan ang CR. Ayan ang CR namin. Yung asa ko isa, dito yan dumudumi sa CR. Ayan ang pag-shop ko namin. Bali, tatlo lang kami nakatira dito eh. Laging tumutulo itong ano na to, sink na to. Laging nababasa yung cabinet sa baba. Kasi hindi ko alam kung bakit. Tapos ayan, yung CR din ito, umaapaw din ng tubig. Ako gumawa ng paraan. Kaya hindi lang katulong ang papel ko dito sa bahay na ito. Tubero, lahat-lahat na yan. O. Tapos sabi sa akin ang amo ko, kapag ako ginridan daw niya 1 to 100, 99% daw niya ang i-grid niya sa akin kasi super sipag daw ako. Tapos itong supposed to be itong kwartong ito, itong area na ito living room. Dapat dito may sopa kami kasi bagong lipat lang kami dito sa bahay na to eh sa isang bahay may sopa kami. Ngayon itong girlfriend ng amo ko, hindi ko alam kung bakit ginawa niya itong puno ng mga statues yan. Ayan, ayan. Wala nang sofa dito. Ayan, massage chair lang. Diyan natutulog yung girlfriend ng amo ko sa massage chair na yan. Ayan. Ito ang TV. Matatabunan ng mga statues. Wala kasi silang anak, hindi nagbuntis yung babae. Tapos ito, sampayan ko dyan sa labas. Yan, doon kami lumipat. Ay, doon kami dati nakatira sa building na yun. Yun. Yan. Medyo maluwang ang bahay namin. Kaya, advantage din dito. Gusto ko rin itong wala kaming living room kasi hindi sila pwede tumanggap ng bisita dito. Kasi nga, napakasikip ng bahay. Ayan, yung dingding ng kwarto ko, pinuno niya ng sabit-sabit na mga kung ano-anong roluloy na yun ng mga stop toys. Ayun lang, aircon. Tumutulo siya. Tapos ito, uras-uras. Lang ako, wala pa lang marami pa lang tubig. Ayan. Kasi itong bahay ng amo ko, apat ang bahay nila eh. Yung isang bahay, dalawa ang bahay nitong dito ng amo ko, puno pa rin ang mga stop toys. Ayan. Ayan ang mga ano niya. So ayan, sobrang liit lang talaga. Hindi nakakapagod maglinis sa bahay na ganito. Kaya lang napapagod lang ako sa sobrang kalalakad ko. Kasi utos dito, utos doon yung bruha. Kasi ako pa ang naniningil ng mga upa sa bahay, minimit ko yung mga kliyente niya. May pinapapirma sa mga kliyente niya. Ako naniningil sa mga opa ng bahay. Pinapasok po sa bangko. Kaya, doon na ako napapagod. Naninigas yung binti ko sa sobrang pagod. Ayan, ang alaga ko. Ayan. Lagi kong nililinis ito kasi pag hindi mo nililinis ito na mga yung mga floor mat na yan. Ang matawag dito, floor mat, oh. Hindi ko alam kasi nilalagyan nilang ganyan. Kasi nga itong asong German Shepherd na dudulas dito sa sahig. Kaya yan, kung hindi ko lilinisin to siguro kahit taniman na ng kung ano-ano kasi yung balahibo nila marami. Ayan, grabe, grabing liit ng bahay dito sa
Kung ah, okay lang yan na wala nang sofa dito sa living room kasi hindi kami makakapagbisita. Ayan na. Ayan na. Kaya, yung mga gustong mag-abroad dito sa Hong Kong, talagang mag-chichiga kayo. Huwag nyong asahan kung anong kung malaki ang bahay, ay malaki ang kwarto nyo dyan sa Pilipinas, huwag nyong asahan na parehas dito sa Hong Kong. Kasi dito sa Hong Kong, talagang yung iba nga sa CR natutulog, may nakausap akong sa CR natutulog. Totoo yan. Tapos yung mga gamit nila nasa CR sa sobrang liit ng bahay ko. Pero tutuusin, against the law dito sa Hong Kong, ang ganito kaliit na mga kwarto. Tsaka yung walang maayos na kwarto ba? Pero dahil matiisin tayong mga Pinay, oh, titiisin natin, basta nagsasahod naman tayo. Ayan. Tsaka, ang buhay dito sa Hong Kong ng mga Pinay, talagang, oo, medyo malaki ang mga sahod dito, pero malaki din ang gastos kasi ang daming day off. Ayan. Sa paglilinis talaga, 1 hour mo lang linisin kahit wala pang isang oras, tapos mo linisin itong mga bahay dito sa Hong Kong. Ang problema lang dito sa Hong Kong, yung mga ugali ng mga Pinay, ay yung mga ugali ng mga amo, kumbaga, wither-wither lang, wither-wither ba? Ibig sabihin, pabago-bago ang ugali. Minsan mabait. Kapag nga, inaway ko itong amo ko, dinala niya ako sa isang bahay niya para maglinis. Linapag ko lang yung bag dun sa lababo, galit na galit, kasi sticky daw. Amoy kusina daw, samantalang wala naman nagluluto doon. Napaka-arte. Sabi ko sa kanya, maghanap kayo ng katulong na ano, perfect. Alam mo ba ang sabi niya? Walang perfect na Pinay kasi lahat sila nakatira sa village. Sabi ko, wag mong puhusgahan ang lahat ng mga Pinay na nakatira sa village. Sabi ko, hindi lahat ng mga Pinay na mga katulong dito sa Hong Kong is nakatira sa village. Kasi ibig sabihin ng village, mga probinsyana daw, walang nakikita ang mga ganitong ano. Tapos sabi ko, kaliit ng bahay mo, sabi kong ganun. Sabi niya, kahit maliliit daw ang bahay dito sa Hong Kong, mga expensive daw. Sabi ko nga sa kanya, nakakainis, nilalait niya, hindi lahat ng mga, sabi ko sa kanya, karamihan na mga OFW dito sa Hong Kong, mga degree holder, may mga pinag-aralan, sabi ko ganun. At saka, subukan mo kung umuwi sa Pilipinas, kung gaano kalalaki ang mga bahay namin sa Pilipinas, sabi ko ganun. Oh. Kaya kahapon talaga grabe sa kuta namin, tapos siya rin lang naman ang nagpakumbaba. Tapos binibigyan niya ako ng, kasi linapag ko lang yung bag dun sa lababo, is very sticky daw. Supposed to be, hindi daw dapat ilagay dun. Alam, kaya may mapagmaliit din sila yun. Kaya siya ng kunting pagkain para lumabas na sa CR. Biro mo po to kung gaano kaliit ng kwarto na to. Ayan. Mas malaki pa yung ano, ayan. Magulo kasi. Ayan. Tapos ito, magluluto daw kami ng pork bones. Kaya ko din naman sanang lutuin to eh. Kaya lang, yung ano ba, yung pat, yung kaming dalaga lang yung kakain dito mamaya. Yeastim daw yan, hindi ko alam. Tausit saka garlic daw. Ako nga gumagawa ng remedyo dito sa kusina nito para lumuwang eh. Nakakainis. O, tingnan mo naman. O. Ang dami-dami ko ng paso. Ayan. Sa kabila pa, sa kanan kong kamay, puro pa yung paso. Ayan. O. Tapos itong asong ito, alas 4 pa lang, gising na. Ayan. Neck. Ayan eh. Ay, naku, papaluin kita. Pero ano to, anong mga amo kong ito, generous naman sila. Mabait naman sila. Ito mo, ingay-ingay niya. Sit down. Sit. Sit down first. Sit. Sit. Down. Lay down. Lay down. Wait. Lay down, lay down. Masunuri naman to yun. Lay down, lay down, lay down.